Good morning, mga pangga. It's actually 6:20 in the morning right now, and today is our flight going to Eastern Samar. Here in the airport, hanapin lang namin yung mga kasama namin. Sobrang dami ng tao, and we're going to check in na inside. So hinihintay na lang namin sila mother at saka yung aking mga kapatid. So ito si tita at saka si tita. Napakarami naming dala. Oh my god, kasi dat dalawang bag sa akin, tapos dalawang bag din sa kanya, so napakarami. Meron pang maleta na parating kay la mother. At hindi ko pa sila makita. Dahil medyo malayo ang airplane mula sa amin, pagkalabas, sinundo na kami ng bus. Actually, pwede naman talaga siyang lakarin. Kaya lang, syempre, mga pa-importante tayo, mga CS. So, paakit na tayo, papasok ng plane. So, base sa color, makikita naman natin na Cebu Pacific yung aming nasakyan. So, para sa mga magta-travel, ang mapapayo ko lang sa inyo, kumuha kayo ng plane ticket ninyo 2 to 3 months before ng inyong trip para mas mura nyo siyang makuha. Kasi baka matulad kayo sa akin, kung kailan ilang araw na lang saka nag-book ng ticket, kaya mas napamahal tuloy. Actually, mas maganda rin siyang mas maaga para mas makapili kayo kung saan nyo gustong umupo. Katulad nito na sa akin, nandito ako sa may bintana para makikita ko yung view outside. So tara, lipad na as! In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop. Pagkalapag na pagkalapag namin ay naghanap kami agad ng makakainan dahil halos isang oras din ang biyahe mula sa Manila papunta ng Tacloban. Huwag kayong mag-alala dahil marami kayong makakainan dito malapit sa airport ng Tacloban. Kung mapapansin ninyo, meron pong mga nagtatanong sa amin na mga lalaki, ayan yung mga nakaabang, sila po yung pupwede ninyong sakyan. Para sa mga first timer po, pwede kayong tricycle or umarkila ng van or meron din po silang jeep papunta ng downtown. So kami po ay nag-arkila po ng isang van since marami naman po kami. Kami po ay bebiyahe pa papuntang Guiuan ng 3 oras.
Alam nyo ba na dapat nagpapahinga kami sa mga panahon na to dahil sobrang haba ng biyahe namin. Kaya lang, napaka worth it naman talaga. Sobrang nahumaling yung mga kapatid ko sa ganda ng bisyang isla na to. Ay, ang ganda! Presenting the Island of Sulu-An, Guiuan, Eastern Samar. Oo, ganito kaganda dito. Sulit na sulit ang mahabang biyahe. 3 oras mula sa Tacloban at 3 oras mula sa bayan ng Guiuan. Alam mo bang bukod sa mga gandang tanawin, ay ipinagmamalaki din ng islang ito ang maputi at pinong-pinong buhangin na maikukumpara mo sa Boracay. At hindi lamang yan. Napapansin mo ba kung gaano kalinaw ang tubig dito? Isa ito sa pinagmamalaki naming mga taga-isla ng Sulu-An sa ibang turista. Ang malakristal na dagat nito. Kaya naman ang mga chikiting tuwang-tuwa sa kanilang only swimming. Oh, dito ka. It's a happy birthday and a Merry Christmas! And a happy New Year! Happy Valentine's Day to you all! Alaba you! Dali-dali! Philippines! Dali ko kaya tayo lulubog! 1, 2, 3, go! Alam mo bang si Magellan ang nagpangalan ng islang ito? Oo! Tama ang narinig mo! Dahil unang pinagdaungan ang isla ng Sulu-An ng grupo ng Magellan noong March 1521 bago pa man ang Humonhon Island at Limasawa, Cebu. Kaya makikita mo ang markings na ito sa tinatawag naming plaza. Ang parting ito ay tinatawag naming Panambuan. Dito, makikita mo kung gaano kaganda ang view dito. Paborito namin itong pasyalan. Sa kabilang dako naman, makikita mo ang tinatawag naming talisay. Dito ay may maraming mga kubo na kung saan pupwede mong matambayan. Alam mo bang karamihan sa mga taga-isla ay dito naghahanap ng signal para makatawag, makatext at makapag-internet? At hindi pa natatapos dyan dahil nandito rin ang sikat na kung tawagin ay karawisan. Kaya naman sulit na sulit ang bakasyon namin sa isla ng Sulu-An. Ganda ng hangin dito. This is really good.
ako. Saan ka pa? Free view, free beach, free buko. Pare ko tsara na, bitch.